Another day, another topic na naman tayo for today's episode. Ito, sari-sariling pili na lang ng kakainisan talaga, no? So, bahala ka na kung matutuwa ka ba, maiinis ka ba, iiyak ka ba sa topic namin na to. So, sana wala umiyak, no? Hindi natin sila pwede i-judge, malay mo, di ba, girl? Marupok pala yung puso niya, malambot. Pero syempre, kung may kainisan kayong ano, kung meron talagang kainisan na magaganap, di naman pwedeng kaming dalawa lang ni Roma yung mainis. Gusto namin, kayo din, sama din kayo sa inis namin. Damay-damay po. Kasi damay kayong lahat, promise. Well, mas maganda rin kung papakinggan nyo tong episode na to talaga. Kung gusto nyo rin like magising, kung halimbawa nagda-drive ka, di ba? Yung tawa pa lang ni Marga, nakakagising na talaga eh. Or maybe you're also doing your chores, naghuhugas ng pinggan, naglalaba, di ba? Para mabuhay-buhay yung mga dugo natin dyan. Minsan, kaya rin namin yung pakuluin, ganon. Pakuloy namin talaga yan. Kaya talaga na, sige na, isblock mo na talaga, Roma. Ano ba yung topic natin today? Eto na nga, ha? Pachismosang-chismosa. Eto na nga. Chismosang-chismosa yung delivery. Eto na nga, sis. So today, let's discuss all about privacy. Because minsan, or maybe madalas, lalo na sa personal lives natin, there are people who don't respect our personal privacy. We will also share yung mga views natin on how hard it is to safeguard someone's privacy, especially now at the age of social media. Yes. At hindi natin pwedeng kalimutan yung mga Filipino beliefs na nakakaapekto ng privacy natin. Oo, di ba? Hirap ba? Charot, hirap ba? Pero mga ganitong usapan, since we were discussing it talaga na what topics we would do, ito talaga yung parang feeling ko pwedeng magbasag ng pinggan or pwede kang uminom-inom. Sabi ko nga, ano eh, di ba? Labas na ng inom dyan, soju na dyan, wala nang cocktail-cocktail. Diretso na tayo sa hard drinks. Which is, I know what most of us do, lalo na pag yung may mga invasive na tanong na during family parties, high school reunion, kaya ilabas nyo na yung mga nomo nyo dyan para makapag-start na tayo. Tama yung ano, tunaw agad ang liver, ganyan. Nag-recover naman yan slowly. Tama. Bibigyan natin sila ng chance makarecover while waiting for the next episode, ganon. Alam mo ba, ito na naman isang chismis. Hindi ito chismis because this is based on an actual fact. Because according to Statista.com, in 2022, ang Pilipinas ay may 74.72 social media penetration, which is equivalent to 84 million people that are on at least one social media platform. Oy, bongga. In fairness naman mga Pinoy, magaling naman talaga sa penetration ng social media. Diba? Tawang-tawa ako. Alam mo, well, really. Pero just about, you know, the article really says penetration. Walang nihay-niho dyan. Totoo talagang penetration talaga ng social media ang mga Pinoy. Tapos, Facebook pa lang talaga, matindi na. At saka, syempre, we know of a lot of Filipinos who have multiple accounts. Yung mga may padami accounts dyan, kung meron kayong mga jowa on the side, meron pa yan, multiple. Pero according pa rin sa Statista.com, one of the reasons daw kaya daw super popular ang Facebook dito sa atin sa Pinas, kasi archipelago tayo, bounded by water, you know, surrounded by water. So distance makes social media really popular para sa communication, to get info, and also to get products and services. And alam natin yan kasi there are so many promos dito sa mga mobile data plans. Nalibre ang Facebook, di ba? Kaya siya yung heavily used talaga. Alam mo ba, nung umuwi ako, isegue ko lang, nung umuwi ako kasi I used, syempre I have a Philippine number whenever I go home. Kasi it's easier that way eh. Yes. Sobrang lito na ako sa dami ng services na ino-offer ng mga phone companies. Parang ako, ha? It used to be like 4, but now, so, yung gaya nga ng sinabi mo, ang dami na, you can really, parang ano siya, mixed and match. So, it proves, it supports yung data na sinabi mo, or yung study na sinabi mo, or shinare mo, talagang laganap na ang social media. It's really diba? Part of our lives.
Oo, hindi ka lang mamimili ng cellphone network. Mamimili ka din kung ng package ng load ang bibilihin mo. Kasi ang dami na nga. 99 something for Facebook ba yan? For TikTok ba yan? Lahat talaga. Diba? Pero ayun, sa sobrang laganap ng social media, parang marami ng bagay na nagbago. Especially in the last few years because of the pandemic, diba? Oo, tanda mo pa yung mga araw na nagdadalgo na coffee ka lang, yung naghahalaman ka lang, tapos may pa-ubi pandesal ka, tapos nagsasayaw ka nung kay Sarah Geronimo, anong dance na yun? Yung tala na. Sobrang 2020 coded yun, yung dalgo na coffee. Oh my God. Ito pa, ang nakakaloka is, besides ang fake news at confidential funds na laganap din, di ba? Ay! Laganap pa. Nakakalimutan ko tuloy sasabihin ko. Ay, nako. Kasi sana sa mga eardrums nyo. Sana oil merong 115M. Nakakabangay kasi di ba medyo ang taal, nag-alboroto na naman dito sa Pinas. Eh before, nag-alboroto muna ang taal, tapos biglang pandemic na. So, kaloka. It brings back memories, the bad memories. Oh my God. Baka magdalgo na coffee na naman ang mga tao. Well, bago pa naman mapunta sa kung saan itong pinag-uusapan natin, Marga, ikaw ba, on the subject of privacy, how often do you use your social media and alter accounts? Char! Wala na. Hindi na masaya yung alter ngayon. Oh, pero sagot niya, wala na. Wala na. Sabi niya. Sound kasi sa sweater yan, so hindi na siya masaya. Pero honestly, social media, I do use it pretty often, like almost every day. Besides po tayo ay, may jowa. So, kailangan talaga yung social media. Hard launch, no? Well, besides na kausap mo dun yung mga loved ones mo sa social media, I also do business on social media kasi alam nyo po, nagbibenta po ako ng leche flan, ng ano. Charot, hindi. Seryoso. So I do use it for business and I use it pretty often talaga. Like on a daily basis. Kahit tayo, Roma, lagi tayo nasa social media na dalawa kasi ito naman yung way kung paano tayo mag-usap. Diba? True. Alam mo, ang hirap. For me, yun yung isa sa mga struggles ko because I want a part of my life private but at the same time, I want a part of me as a professional to be out there. Yeah. So, ang hirap. So, even if sometimes you plan to like, okay, I wanna limit my social media use, pero kailangan mong mag-post. Kailangan nandun ka kasi pag hindi, wala. Mababawasan na yung followers mo, hindi ka makikita ng mga bagong followers mo. So, yun yung struggle, isa sa mga struggles ko when it comes to social media. Kasi, it has its good parts and it has its very bad parts. Yan palang shinare mo, it means na it has affected the way that you connect with friends and family ba? Dahil sa rule na yan, that's your internal rule eh. Pero yeah. Has it affected it? Oo naman. When I first signed up for Facebook, which was 2007, tapos I signed up for Instagram. Bastos ka, parang alam mo nun. Gusto ko pala siya nauna sa Facebook kasi ako parang mga 2010 ako nagka-Facebook, 2009. Nakakainis, di na natin mamimintin yung 27. Nung 15 years old lang siya nun. Tama, then joke lang. Hindi, I remember that, 2007 for Facebook. Then, to Instagram 2011. And iba yung dynamics ng relationship mo with your office mate, with your friends, with your family before the social media happened. Okay. Diba? And then after that, I can really say that my routine became heavily influenced by, actually heavily tied by social media. Yeah. As in part na siya ng buhay mo, from the things you eat, the things you buy, the sharing your experiences, tagging places and people. Isa ka ba sa mga nagpo-post? Si Foursquare kumatok. My God, dinamit ko rin yan. My God. Kasi location, di ba? Foursquare. Location ng Foursquare. Ikaw rin ba? Wait lang, matanong kita. Ikaw rin ba? Remember the photo albums ng Facebook? Yung maglalagay ka lang, tas 100 yung laman, tas wala talaga siyang arrangement.
Oo, before, di ba? Non-edited siya. Diba? Yeah, nakanganga ka, bagong gising ka, walang pakilaseng, di ba? You just post everything after a party or a get-together. Tatlong post pare-pareho, go right. lang. Actually, I remember, I think filters, like photo filters, only became popular because of Instagram. Kasi sila yung nang nag-introduce ng filters eh. True. But prior to that, yun nga, kung ano yung picture mo, you post it like that. Kung marunong ka mag-editing talaga, like outside, marunong ka talaga mag-Photoshop, winner yon. Pero mostly talaga, filters just existed after Instagram came out. And that was when, yun nga, mga 2010 yato, 2009 ko lang siya na-remember na nagkaroon na eh. Oo, di ba? So yun, that's another change that with the way we handle our photos, di ba? Yung memories na pinopost mo, you post everything unedited, di ba? The way I used social media before, I really had fun. Yeah, before, no? Oo, pero meron din akong toxic phase na, toxic phase in a sense na lahat na lang inishinare mo, lahat na lang. Alam mo yun, kape, yung bag, yung sapa. Alam mo yun, we had to go through that. Honestly, when you're younger, it's so easy to share everything because back then, medyo wala kang filter, di ba? Pero as you get older, now you realize na there are repercussions to some of your posts. You understand that now. So, medyo may pagka-curate na siya, di ba? Yes. And remember, kasi if I follow through ko lang yung statement mong yan ah. Kasi remember, because we are talking about privacy today, I want to remind everyone na kasama sa enjoyment kasi natin, we are also submitting information on social media. Social media platforms ng kusa, we are really giving it to them without them asking. Yeah. Diba? Yeah. Tapos, marirealize mo, hindi pala siya okay sa relasyon nyo ng kamag-anak mo, ng friends mo. Kasi, there's this subtle invitation na, hey, look at my life. Look at me. And, posisahin mo ko. Oo, may mga times na I've met people in the past. Their social media is so different. Pero iba rin siya sa pagkakakilala ko na sa personal. As in, ikaw ba to? May ganun talaga na. Talaga ba? May ganyan. O ito ah, syempre, since we're talking about how social media has affected us. Tas lalo na ikaw na before you kind of regret some of the things you posted. Ibig sabihin ba, nag-delete ka ng mga luma mong post? Oh, naman girl, as in, nag-delete ako. Especially nung after I started blogging. Kasi nga, di ba, I used to do makeup blogs, makeup review. And then there was a time na ang talagang nag-hit dun sa mga makeup na ni-review ko was the ColourPop. So, okay. Kasi before, ang style ko is, before they come to Singapore, I make sure na ako yung unang magre-review. That's my, yun yung bentahe ko eh. Grabe girl, nakakalat yung pagbumuka ko sa Carousel, sa Shopee. Kasi yung swatches, they really get my photos without asking me. Oh. So later on, I added na my name, talagang nilalagyan ko na siya ng watermark because that's scary. Imagine they're just getting it for them to sell a product without even asking you. Then yung mga followers ko later on, they will tell me, oh hi, sabi yung ganun, I saw your photo, sabi niya, I follow you, I message them nga, ganyan-ganyan, they should ask permission, ganyan-ganyan. May mga concerned naman, but you know, hindi mo siya malalabanan lahat. Kumbaga isa siya sa mga hindi magandang practices that you have to sort of embrace. So in what I do is, I really edit my photo. I don't put out may mga inaalis akong details sa mukha ko so that if and when they use it for something bad, I can really tell na, okay, hindi ako talaga nag-upload yan because I have this. Mga ganon. Yeah, you were saying something. Hindi, sabi ko, yung tanong ko nga kung whether nag-delete ka ng post dati, akala ko nag-delete ka lang ng album ng ex mo. Ganon. Akala ko ganon. Ay, hindi. Hindi pala siya. Oo, bukod doon. Yeah, I do that too. Oh, ginawa ko din yun. Yung nag-delete ka ng mga Ay, isa pa yan. Naku! Later, pag-usapan natin dyan. Since I created my Facebook account in 2009, I have never deleted anything. No, I've never deleted photos. Never talaga. Kasi pag nag-post ako, yun na siya. So yung mga friends ko na mag-jowa dati, tapos magkahiwalay na kayo, wala kayong magagawa. Nandun kayo sa album ko. Oh my God, wala girl! May pagkas ka lang nakalipas. Oo, sa akin yung past nila. Wala silang magagawa na nandun pa rin yung photo nila sa akin.
Kasi oh my God. I don't delete stuff talaga pag nasa social media. Siguro, kunyari, na may napansin akong grammatical error, edit ko. Buti nga may mga edit button na ngayon, before wala, di ba? Pero and wala before on Instagram, wala pa kasi nung archive. Uh-uh. So what you do is you delete it. Ngayon nga, buti nga may archive na eh. Because you can just put it back anytime you want to. Pero talagang, you can edit your post na now. Before talaga wala. Delete mo yung buo. Diba? Sana si Twitter din. Twitter formal, ay, X formerly known as Twitter na siya. Sana Schwitter, siya din mag-edit. Oo, si Schwitter. Diba? O sige, bago tayo bago tumakbo yung karwahe talaga, especially since we're talking about what we share, what we have deleted, stuff we've deleted before. We also have to talk about whether it's safe to share or why people actually do it. Diba? Yeah. So, syempre, kinailangan namin mag-consult ng mga eksperto. So, nag-research kami. So, there's an article by Laura Moss, and it's about the psychology of social media sharing.